prutas siya. O, yan ang pruweba. Yan ang pruweba. Ay, natin. Walang kukontra. Ang dami. Nakakalula. Parang hirap magpigil eh, no? Sige na, para makatikim na tayo nito, batiin na natin yung mga kapatid namin. Good morning, mga kapatid! February 6, mayad nga adlaw para sa mga kapatid natin sa Aklan. Extra fruitful at extra blooming ang ating Tuesday dahil yan sa mga namumukadkad sa sarap na mga paandar natin ngayong umaga. Namumukadkad ba? Blooming ba? Blooming! Isa pang extra rito, extra sweet, pero extra healthy rin. Paano nga naman? Ang tila bouquet ng mga bulaklak na ito gawa sa masasarap na pruta. Tama. At alam nyo, ang entry ko naman for extra ay extra nakakataka. Para sa mga fruitless life dyan, katulad ni Mami Chiggy. Sigurado mapatok sa inyo itong mga handa natin this morning. Dahil classic ang mga disenyo at flavors, pwede sa kahit na anong okasyon. Tama. Valentine's Day, pwede. Pwede. Nako. Pinupush mo talaga. Pinupush ko talaga. Ano naman, may dita na. Ha? Di pa sinasabi. Si mami niya. At mami ko, yun yung date ko. Of course. Pero kaya ka nagtitrending na rin itong mga paandar na ito na pwede na rin pang regalo, lalo na ngayong love month. Yeah. Diba? Uso-uso ang gift giving, especially for Valentine's Day, Mami Chiki. I agree! Pwede nga itong para sa inyong mga special someone, kung sino man yan. Di ba? Pwede rin for yourself. Oo! Di ba? Lagi natin sinasabi dito, love yourself first. Ah, yan. So, pwede okay po. Self-love. Di ba? Okay. Oh, noted! Okay, at ito para mas ibigay pa sa atin ng mga extra sweet, extra fruity, at extra healthy na mga fruit bouquet na ito. Makakasama natin this morning si Miss Lea D ng Fruit in Bloom. Good morning! Good morning! Good morning! Yes. Siyempre, kasama ang kanyang mga ano, angels. Hello, angels! Ako, parang mga ano, mga green apple. Diba? Dito kayo, mga apple green. Yes. Ang cute nila. Very fruity din yung kulay, ano? Yes, ibida mo naman sa amin ang mga dala-dala mo ngayon. Ito talaga, every occasion or non-occasion, I have this in my house. Yes, diba? Favorite ng asawa ko to at ng mga anak ko. So, basically, these are all fresh fruits po. These are fruit edible arrangement. Okay. And then, even this one po, the flower, that's edible. That's edible. Lahat po makakain. Our idea with the business is we want something that's practical, fresh, and healthy. Right. Yun. So, yun po yung idea namin. Tapos we make it creative. Then, hindi siya restricted to Valentine's Day, pwedeng birthday. Pwedeng Chinese New Year. Yes, Chinese New Year. Basket po, pwede po yun. So, we play around with the fruits that we have here. As much as possible, we support the local farmers. Pero pag wala talaga, import talaga kami. Yun na ng mga kulay So, ibig sabihin, seasonal, nagpapalitin yung mga fruits. Yes po, may time na gumagamit kami ng persimmon. Like this season, sa bilog, di ba? May time na may dragon fruit, may time na wala. Ay, doon na tayo sa Valentine's kasi yun ang coming up. Yes. So, ano yung mga typical na ino-offer ninyo pag Valentine's? Okay, pag Valentine's Day po, we have the love fruit edible arrangement. Ma'am, dito po pwede. This is the love fruit edible arrangement po. Nandito po siya. Yes, ito po at saka to. This is the big one. So, ang kagandahan is it's a ceramic container. Okay. And it comes with this packaging. So you can reuse the container. Yes. Yun nga, kahit yung iba yung mug, parang, ginagamit namin ito for coffee. So, there's really value for money. Then, the packaging is reusable and everything po. Pag Valentine's, ano yung hindi mawawala na fruit dapat dun sa strawberry po. Strawberry tsaka chocolate. Na may chocolate. Yes po. Okay. Pag naman yung iba po, very conscious sila with health, we recommend na all fruits, ayaw nila may chocolate kasi. Okay. Yes. Pwede pa rin. Pag mga diabetic kasi mataas sa sugar ni mommy, yan. Yes. Pero may difference ba sa shelf life? Kailangan makonsume agad kapag purely fruits lang? Pag purely fruits po, should be consumed within the day. If not consumed within the day, remove it in the stick, put it in the airtight container. Mm-hmm. Pwede pa po siya. Ito, medyo airtight container. Container yung chocolate. Sir, patikim natin. Yes, pakibigyan nga. Can I just say na yung chocolates nila kasi masarap? Siyempre, depende rin yan sa chocolate, mami, kung nagtatama doon sa sweetness ng fruits. Ang sarap, lalo na pag yung apple, medyo maasim-asim ng konti, tapos may chocolate. Yes. We use dark and white po. We use dark and white chocolate. It's very good po. Kasi yung apple siya, may white chocolate.
apple yung laman. Apple. May naghahalo yung tart at saka yung sweet, di ba? Yes po. May question ako sa iyo, Leia, kasi marami dyan yung medyo conscious sa hygiene ba? Yung mga prutas pagdating na ganyan, talagang promise, ready to subo na yan. Nalinis na yan, nahugasan ng mabuti. Everything is freshly made every day. Wala po kaming ginagawang ahead of time. Kaya may lead time kami, at least 1 hour, tapos another one for the delivery. And then we seal it right away. Pero napansin ko, katulad yung kinakain ni Justin, meron kayong set na individual pieces. Yes, tama, po. No? For ano to? For budget? Paano ba? Pag kunyari po gusto nila, ayaw, kasi usually bumibili po ng arrangement, hindi para sa kanila, pinangririgalo nila. So ito, pag for personal consumption. So ito, magkano? Per piece? 80 pesos. For self-love yan. For self-love. Miss Leia, nagko-customize din ba kayo? Kunyari, let's say, gusto nila puro strawberries lang or puro orange, yes, so may specific silang favorite. You do that also? Yes, actually, pag Valentine's Day, ang gusto nila, lalo pag romantic, tas ang pansin ko pa, pag pinoprofile ko the client, they want na talagang all strawberry pag matagal na sila. Matagal na silang kasal. Parang me. That's why I call it my forever arrangement. Kasi parang mas galante sila. Mas mahal kasi yung strawberry. Yes po. Tsaka malalaki talaga. Yung iba naman, pag younger, full dip yan. All dip. Pero pag medyo may edad na, as is siya. May edad na pala. May edad. Sorry po, tinamaan siya. Okay, kain tayo. Marami pa dito. Ay, pwede tiktikan. Ano yung mga nakatap? Ano yung mga nakatap natin? Okay. Ito po. This is our strawberry cheesecake. So, kayong spoon. Ito po ang isa sa mga best-seller natin. Ay, hindi. Wala. Reward mo yan. Wait, try natin yung strawberry cheesecake. Yes, you. Ito po yung melon medley, ma'am. Ayan, doon tayo sa melon. Talagang sinusubok ako talaga nito, ma'am. Ang show na to, eh. Ang show na to. Strawberry cheesecake. Ito, sarap. Okay, tikman natin. This is coffee or you want milk? This is fine. Wow, lahat pala ng... Uy, meron din ito. So, paano pwede din nila i-pre-order ito, mga yes, ano actually, these sagot? Jars are available every day. Ang ganito. Yes. So, maramihan. These jars are available every day. We call this the pambansang dessert. Okay. We actually launched this during the pandemic. I remember that. It's phenomenal, eh. That po, si Ma, parang hindi naman ito yung pinopromote namin. Parang on the side siya. Ito na. Pero ang dami nagmahal dyan. Yes, ang sarap po nung cups nyo. Right. Kasi parang sakto lang yung dami niya, hindi siya sobrang dami, pero hindi rin siya sobrang konti. At hindi nakakasuya, ma'am. Hindi. Yes, can I just say, meron siyang graham sa loob po? Meron po. At sa, yes, mami, dim, sa pansin mo yung contrast ng strawberry sa cheese. Yeah. Ang sarap, no? Nahihirapan ako. Ma'am, lalo na. Dahil nilagay ng cereal, mango pa. This is the mango. So, alin na yung favorite ko dito? Nahihirapan naman ako mamili. Favorite, ang bestseller namin is the mango sagot talaga. Ah, ito. We also have fruit cup with yogurt, ma'am. Fruit cup with yogurt. Gawa. Gawa. Alam, pwede ako kami dito. Pwede try natin lahat. Healthy pa rin. Yes, ma'am. Ma'am, pwede akong paggawa ng ganito kasi naingit. Melon, okay. Instead of my sugar. Nako. Yung may cornflakes. Pwede ba, papataan ko lang yung mga angels mo, Leia. Kasi tinan mo naman yung gawa ito, gawa ni Mami Dimples. Direct patingin ninyo. Nangangahanap na po ang trabaho ninyo dahil gusto mag-sideline ni Mami Dimples. Tabahan na kayo kay Mama Dimples. Hindi, kasi gusto talaga yung arrangement. Di ba kahapon flowers na lang? Saka, di ba kahapon gumamit ka ng flower foam? Ito, ano yung gamit ni Leia? This is foam also po. Foam din siya, pero parang kape lang. Food grade po siya. Parang kape lang, di ba, yung dating yung foam ng cappuccino. Tapos mag reuse this as ceramic mug, so the client can really reuse it. Galing so, yung arrangement, magkano yung budget na kailangan ilang? Ang lowest is for Valentine's is $1,350. Oy, pwede na. Yes po, practical. Isa pa. Miss Leia, sa mga gusto mag-order, may lead time po ba sa mga prutas, sa mga naka-ready na? So far, wala pa kami cut-off, ma'am. Okay. But we encourage the client to order as early as now. Mm-hmm. And then, sa araw naman ng Valentine's Day, we have round-the-clock production. So far, available pa naman po siya. Okay. At ito, may juice din pala yes. kayo. Fresh po. Wow! Pineapple juice. Yeah. Pineapple juice. Magkano naman for the juices? Pineapple juice is $120 po. $120. Ano po siya, no sugar added, no preservative, as in fresh po talaga. Nice. So, nag-expand yung mga product offerings mo, pero meron silang parang ano relationship, yung magkakalinya, puro healthy. Buti pa yung prutas, may relationship! Talaga, ha? Melon nga sila. Melon! Ito ang melon medley, guys. Ito. Pero alam niyo talaga, ang feel niya kamasarap. Yung may karelasyon. Healthy. Healthy. Yes.
Tama. Huwag toxic, di ba? Healthy tayo. Uy, ang sarap ng pinya. Hindi siya ganun ka-ano. Yes, oh, natural siya. Gusto ko lang sabihin na sabi niya, eto na kasi yung breakfast ko. Nasa second bowl ka na. So, dessert ka na. Ito na lang ka-feeling ko, eh. Kape! Wow! Ang galing. Ang daming entry for today. Wala sa script lahat ito, yan. Ito po, fruit cup. Tapos, ayun. Very refreshing. Yes. Pwede rin yung fruit cup na basic. Tapos, yes, maglagay na lang, wow, kayo na. Wow! Fruit cup, Himalayan salt. Oy, I like Himalayan salt. I love Himalayan salt. Yeah, so, mag-try nyo. Nakahanahan, o. I love it. Nagay ako din. So, ginagawa ko yung suha, di ba? So, ngayon, pwede pa na lahat. Kasi po, si Mami Chiki dito, may dala siya sarili niyang chili flakes. Totoo. Bumas na rin ang sarili niya. Himalayan salt. Ang idea nito, prutas sa giyan ng asin minsan. O, dahil, pati haba. Parang nagko-contrast po, Mami, yung asim at alat. Parang lalabas pa yung healthy yung tamis niya. So, magkano naman for that cup? This cup po is 150 po. 150? All fresh to po yan. Usually, ang order sa amin ito, mga corporate po pag sa meeting. Right. Ah, yan ay hinahain nila. Alam mo, parang ano na yan, masosolve na yan yung fruit, daily fruit requirement mo. Actually, minimum 5 fruits po kami per cup. 5 fruits kasi, oh. Ano yung minimum? 6. Sige na nga, okay, why not? Ito, melon medley, sige na i-try. Try mo rin lahat, para yeah, lahat. Anong tawag mo dito, Lea? This is the melon medley. Yung actual melon product? We call it the pambansang dessert. Ay, pambansang dessert, tamang-tama. Pala yung ganito. It's 400 per 1-liter jar. Okay, marami na yun. Tapos good for 2 to 3 servings. I-keep mo lang sa ref. Kung hindi maubos today, 4 to 5 days. Refrigerated, do not put it there. May gusto pala akong malaman, sa mga ganitong setup, yung mga ganitong design, ano pa yung ibang okasyon na mabenta bukod sa Valentine? Mother's Day. Natanong ko, ito kadalasan nangyayari pag tatanong ko yung mga ganitong negosyo. Ano mas mabenta? Mother's Day o Father's Day? Ah, Mother's Day, bro. Mother's Day talaga. Mother's Day talaga. Kahit sa mga cake, lagi daw. Laging halos lalo yung bumibili pag Father's Day. Gusto lang ko kayo ng idea. Di ba kadalasan ngayon, meron na mga Sunday dinners, yung mga salo-salo. Pwede nyo rin dalhin yan kasi para na siyang naka-ready. After the pandemic, lahat ng mga pamilya ngayon nagagather sila tuwing Linggo, tuwing Sabado. Mm-hmm. So kung gusto niyo may maiambag tayo, so mga, tapos makita niyo na presentable na siya, hindi mo na kailangang asikasuhin, pagdating tatanggalin mo lang yung box. Fruits and blue tie. That's right. Miss Lea, yung mga napansin ko, yung pagka-cut po ng fruits nyo, special siya. Pwede nyo po ipakita kung paano ginagawa? Ah, okay, sige. Pwede bang magpasample ng mga pag-cut ng fruits? Lahat ng ate. So basically naman po, pag sa fruits, kailangan lang fresh yung fruits and good quality. Okay. Walang tama, tapos ma-finish siya. Yan. Tapos, dapat talagang well... Sharpen yung knife. Yes. Oo. And then tinatanggal lang po, nililinis lang siya. We put it there. Paborito ni Ilio ang apple. So inisip ko, kaya na rin ni Alonso magtumulong sa kusina. Kasi, Pero na-imagine ko si Iyo pag gumatkat ng apple kasi ilang ipin pa lang siya, di ba? So, alam mo yung ipin niya, 55 na. Ay, talaga! Wow! Bakit ang dami na kinakain? Ang dami na kinakain, nagsulputan na. Hindi, nakaya niya na mag-alo. Parang teeter niya na rin. Ayun, ang ganda. Sa tusok. Ang ganda, parang napaka-perfect naman talaga. Diyos ko, ano nangyari sa fasting ko ngayong araw na ito? Parang may dahon siya, oh. Ibawi na lang natin sa cardio, sa takbo. Parang we wanted something na lagay ng stopper kasi pag tinatransport ko, saan lumulubog. But we wanted something na hindi makaka... Distract sa arrangement. Yes, decorative pa rin. Okay lang naman siya. So, it's dahon ng saging siya. It's actually, it's labor intensive for health. Ano ba itong chocolate dip na to? We have a supplier po for this one. This is the chocolate that we use po. Just look, ididip na nila sa chocolate yung kanilang fruit. Yes po. So, ma'am, gusto niyo po itry? Sige. Kaya ba talaga yung Himalayan salt, no? Pag tinry ni Mami Chiki yan, diretso sugo na yan. Well, na fruit cup mismo na may Himalayan salt. Ah. Kahit sa suha, sarap din ito. Yeah. Full dip na lang natin. Nahiya nga ako na hindi ipo fully dip. Pwede pala. Pwede pala. Natatapos na. Dahan-dahan niyo pa siya. Hindi pa ready to subo. Excited. Yeah, alam kita eh. Lubo mo na yan eh. Ikaw na. Nandito sa kabila. Wow, napaka-rich naman nung inyong chocolate. Yes po. Masarap na sa chocolate nila. I'm sure special yan for you guys. Yes po.
Ayan na naman. Oo, lagay ng spring. Yung chocolate yung mislay yung sarili nyo gawa. Hindi po. Abay supplier kami this one. Pero for us lang po talaga siya. Exclusive. Wow, mami, that's so nice. Ayan, naman yung mga bata. Sinamason. Pwede sila maglaro-laro sa... Oo, pwede sila maglaro-laro sa... Kitchen. Agad-agad. Sarap, mami. Sarap, ma'am, di ba? Yung chocolate. Sarap, diba? Banado, no? Alam mo, impress mo talaga. Ma'am Lay, yes, let's invite everybody. Saan kayo pwedeng kontakin? Magba-Valentine's Day na? Okay, so you can order at our website, www.fib.com.ph or Facebook, Fruits in Bloom, Instagram, Fruits in Bloom po. Ayan, maraming salamat sa napakatamis na umaga, Lady ng Fruits in Bloom, at syempre sa kanyang mga angels. Maraming salamat. Thank you. Alright mga kapatid, magpaka-extra happy na sa pagsalubong sa araw ng maingiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Ipadama na po ang sweet na sa kapwa, lalo na sa inyong mga minamahal. Spread some love mga kapatid. Ako po, si Dimples Romana. Maging extra bloomy sa umaapaw ng mga inspirasyon at motivation! Focus lang para achieve ang lahat ng gawain, kapatid. Ako po, si Maui Dede. Stay fun, stay awesome, stay healthy. Kaya huwag kalimutan mag-agahan. Why not? Healthy na rin, ano? At samahan, of course, ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga. Mainit natin sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Titi Roa Puno. Yan naman sa imbati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, ituloy-tuloy na natin yung agahan natin. Ito na yung natin sa kanila. Send mo na, Justin. Okay. Why not? Okay. Bilis ka, usap. Sige, gawin ko lang. Ito na. Ay, ito, isa pang perfect for all occasions, Jester. Lalo na kayo. Yung nalalapit ang Chinese New Year, di ba? Mas matamis at malagkit. Mas in para sa mga makukulay na paandar ng Dolores Kakanin. Dolores Kakanin. Speaking in dollars. Hirap na trabaho natin. Dolores Kakanin. Go, kakanin naman talaga. At syempre ngayong love month, iwasan ang pang-love bomb. Ayun! Dahil talagang basta sobra-sobra nakakasama. Totoo yan, kahit na nga sa paggastos para sa pag-ibig eh. Pag-usapan natin yan mamaya sa payong kapatid. Isa pa pong dapat na hinay-hinay lang sa pag-enjoy ng mga putok-batok, matataba at maaalat ng mga pagkain. Paborito ko yan. Ang isa kasing maaaring epekto niyan, bato sa abdo or gallstones. Ang ilang tips para maiwasan ang sakit na ito, sasabi ni Doc. At... Ako na ba parang workload? Walang bayad ng mga overtime at iba pang issue sa trabaho. Alamin natin yan. Ano ba ang tamang proseso ng pagrereklamo laban sa mga mapang-abusong negosyo at amo? Ipapilit, iwanag namin yan. Kasama si Atty. Buko mamaya sa Legal Bato. At sa mga maaksyong balita sa frontline sa umaga, mga appointees ni Pangulong Bongbong Marcos, re-reviewin ng palasyo ang trabaho. At sa ibang balita, ilang residente sa Davao del Norte napilitan ng mamalimos dahil sa perwisyong dala ng matinding baha. At sa showbiz, kilalanin ang mga big winners sa kakatapos lang na 2024 Grammy Awards. Sino-sino kaya? Ang inyo naman pong extra happy, extra sweet na mga ngiti, ibida na yan. Kapatid, malay nyo, kayo pong manalo sa aming kagumoka. Ako, tutok lamang po dito sa Good Morning, kapatid, at pabonggahan lang ng selfie habang nanonood ang ating programa. At i-PM lang po or private message yan sa aming official Facebook page na Good Morning, kapatid. Ang mapipili po namin sa pagkatapos ng show, magwawagi na 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumoka, go and selfie na. Yes. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
ito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Sa gitna ng mainit na tensyon sa politika, mga appointees ng Pangulo, re-reviewin ng palasyo ang trabaho. Pagdinig sa panukalang charter change sa economic provisions ng saligang batas, gumulong na sa Senado pero ilan sa mayakda ng konstitusyon, tutol pa rin daw sa tsa-tsa. Babaeng sangkot umano sa rentangay scam, arestado sa Quezon City. Matapos ang sunod-sunod na issue ng cyber attack, data system ng Baguio City, 3 milyong beses na rin daw sinubukang pasukin ng hackers. At matapos ang kanyang record-breaking win sa Grammys, Taylor Swift maglalabas na ulit ng panibagong album. Naglabas ng memo ang palasyo para reviewin ang trabaho ng mga itinalagang opisyal ng Pangulo sa gitnayan ng umiiran na tensyon sa politika. Habang ang mga dati namang appointees ng Duterte administration, tutol sa mungkahi niyang ihiwalay na ang Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Magkakaalaman na kung sino nagtatrabaho at sinong hindi. Pre-reviewin ng Marcos administration ng mga opisyal na tinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bago ang February 1, 2023. Sa ilalim ng memorandum ng presidential management staff, inoobliga mga presidential appointee na mag-submit ng updated personal data at clearance sa iba't ibang ahensya. Noong February 2 pa, pirmado ang memo, pero ngayon lang isinapubliko. Kasunod yan ang sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang vlog, kung saan nagpasaring siya sa mga naninira sa sinusulong na bagong Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakab pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo. Wala namang pinangalanan ng Pangulo. Paglilinaw ng Malacanang, ang memo ay para lang sa pagre-review ng performance sa mga appointee ng Pangulo. Inilabas ng memo ilang araw matapos palutangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Plano na raw ito noon ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Pero sunod-sunod yung kinontra ng mga gabinete ngayon ni Pangulong Marcos na dati ring mga nagtrabaho sa ilalim ng Duterte administration. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Anyo, nakasalalay sa pagkakaisa ang lakas ng bansa, kaya dapat tanggihan ang sino mang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi sa gulo at hindi tayo uulad kung magkakawatak-watak. Ayon naman kay Interior Secretary Benner Abalos na MMDA Chairman noong Duterte Administration, hindi solusyon ang secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng sedesyon si Duterte at si Congressman Alvarez. Kung magiging tumultuous pa siya, meaning magulo, and then if they parang outside legal means yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila, is to secede. Hindi pa makapagkomento ang DOJ kung may paglabag nga. We don't want to prejudge anything if there is a pending matter. As of right now, we stick to our statement saying that we call no for the unity of our people and to oppose sana itong call for cessation. Taniyak naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na poprotektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Binabantayan na rin ng PNP ang mga grupong nananawagang ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, USPA. Tinutulan ng ilan sa mga may akda sa 1987 Constitution ang panukalang charter change. Delikadong eksperimento raw kasi kung ngayon aamyendahan ang saligang batas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Full force ang mga senador sa unang araw ng pagdinig para sa pag-amyenda ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Alinsunod yan sa Resolution of Both Houses No. 6. Pero kahit nagsimula na ang pagtalakay ng Senado sa charter change, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi raw nila ito mamadaliin. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman, sinabing magiging mabusisi ang mga pagdinig. Hindi rin niya naiwasang magpasaring sa Kamara kaugnay sa People's Initiative na tinawag niyang Peking Initiative. Hindi rin daw nila ititigil ang imbestigasyon kaugnay nito. May mali po.
Why should we turn a blind eye to these irregularities? Ang dami pong tanong, sino ang nagpondo sa kampanya? Saan galing itong pondo ng PI? Present din sa pagdinig ang legal experts, kabilang ang ilan sa mga may-akda ng sariling batas, gaya ni dating Chief Justice Hilario Davide. Maging sila ay tutol sa tsa-tsa, lalo't walang rason para daw amyendahan ito. Iginiit din ni dating Chief Justice Davide na hindi makabubuti sa ating bansa ang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng 1987 Constitution, kung saan bubuksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari ng ilang negosyo na may kinalaman sa edukasyon, advertising at public utility, gaya na lamang ng transportasyon, railway o kaya airport. May babala pa si Davide kung itutuloy ang pag-amyenda sa saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It would be a cha-cha dance to the grave or to hell. It would be a cruel punishment for a God-loving, patriotic, and nationalistic people. Si dating Supreme Court Justice Adolf Azcuna, na isa rin sa mga may-akda ng 1987 Constitution, bukas daw naluwagan ng ilang economic policy ng bansa. Pero it should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. I'm for restriction, but it should be flexible. It should be in legislative form, not in a very hard to change constitutional provision. Nagkakaisa din ang mga legal experts pagdating sa botohan sa charter change. Magkahiwalay daw dapat ang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Sa pag-usad naman ng pagdinig, aayusin na rin daw ng Senado ang rules para sa Constituent Assembly na gagawin kapag tapos na sa pagtalakay ang subcommittee. Nanindigan ang mga senador na boboto sila ng hiwalay sa Kamara, kung saan kailangan ng 3/4 ng total na dami ng senador o 18 votes para maipasa ang kada amendment. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Pumalag ang ilang senador sa resolusyon ng Kamara na nagsasabing inaatake raw sila ng Senado, maging si Senate President Mig Zubiri. Hindi na rin daw alam kung paano matutuldukan ang tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Nagbabalik si Mean Los Baños. Insulto sa Senado. Ganito nakikita ni Senador Jinggoy Estrada ang inadopt na resolusyon ng suporta at pagtatanggol ng Kamara kay House Speaker Martin Romualdez. Sa title kasi ng House Resolution 1562, may nakalagay na quote, "Intense assault coming from the Senate in violation of the principle of interparliamentary courtesy," unquote. Tanong ngayon ni Estrada, "What did we violate? I don't think we violated the interparliamentary courtesy, because we have always observed it from the very start, Mr. President. And I think this resolution is an affront to the Senate." Si Senate Minority Leader Coco Pimentel ayaw na raw sana patulan ang Kamara. Pero ano raw ba ang gustong palabasin ng Kamara at bakit kailangan idamay ang Senado sa resolusyon? Nakakalungkot that the House, our co-equal body here in the legislative branch, has accused us of practices which they are doing in the very same accusatory document. Mungkahi naman niya, magkaroon ng honest to goodness sa dialogo ang dalawang kapulungan. Na-offend din Senate Majority Leader Joel Villanueva sa aksyon ng Kamara. Wala naman anyang problema sa hanay nilang mga senador, pero hirit niya, baka ibang nangyayari sa liderato ng Kamara. The root cause of the problem, I think the leader of the House is not sharing the information that was shared to us by our Senate President dun sa mga pag-uusap. Nalulungkot naman si Senate President Mig Zubiri sa pag-atake sa kanila ng ilang mamabatas. Sa kabila nito, tuloy raw sila sa trabaho. How do we end this? I do not know. This impasse between the House of Representatives and the Senate. Again, many of my colleagues like Senator Angara and Senator Bato de la Rosa have already said ceasefire. As a matter of fact, I have not been discussing this issue. I've been telling the media, babaan natin yung temperatura para makatrabaho na po tayo.
parang ayaw po sumunod ng House of Representatives at hindi na po natin kasalanan yun. Bukas naman daw si Zubiri na makipag-usap kay House Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez ang itinuturo na umunoy pasimulo ng People's Initiative para sa pag-amienda ng konstitusyon o CHACHA. Kasabay naman ang pag-adapt ng resolusyon ang pag-iit na walang kinalaman ng Kamara sa pangalap ng pirma. The unfounded allegations hurled by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. Pero may ilang kongresistang nag-abstain sa pagboto sa resolution of support kay Romualdez. Yan ang Makabayan Block. Paliwanag nila, ang lumalalang krisis sa bansa ang dapat na pagtuunan ng pansin ng House of Representatives at ng Senate, at hindi ang pagkakaroon ng pagtatalo tungkol sa pagbabago ng konstitusyon o charter change. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Itinanggi ng China na may kinalaman sila sa pag-atake ng hackers sa website ng ilang ahensya ng gobyerno na napigilan ng DICT. Ayon sa Chinese Embassy, hindi nila kinukonsente at mahigpit din nilang binabantayan ng anumang klase ng cyber attack sa kanilang bansa. Hindi raw nila papayagan na gamitin ang sinuman ng China sa ganitong illegal na gawain. Umalma rin sila sa paratang na posibleng may kinalaman daw sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang pag-atake ng hackers. Malisyoso at irresponsable raw ang ganitong pahayag na puro espekulasyon lang naman. Isang Philippine Coast Guard sa nabiktima ng cyber attack. Na-trace ang lokasyon ng hackers sa isang state-owned telecom company sa China. Pero sabi ng isang eksperto, hindi ibig sabihin nito na may kinalaman agad ang Chinese government. So meron silang tinatawag na mga virtual private network na pwede silang magtago at sabihin nila na nakakonect sila dun sa isang telco sa China. Pero ang katotohanan nun, sa ibang bansa sila o sa ibang lugar lang galing. Maaaring sa Pilipinas pa nga. Sa presyo naman tayo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na ang panibagong oil price hike ngayong araw. Nadagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang presyo ng diesel. Ang gasolina tumaas din ng 75 centavos, habang 80 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Ito na ang ikalimang linggo ng taas presyo sa produktong petrolyo. Tinuturong dahilan dito ang drone attacks at sunog sa oil facilities sa Russia. Nakaapekto rin ang panukala na palawigin ang pagbawas sa produksyon ng langis ng OPEC. Bumagal ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong buwan ng Enero. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 2.8% ang inflation sa unang buwan ng taon. Mas mabagal kumpara sa 3.9% noong nakaraang Disyembre. Ayon sa PSA, kabilang sa nagpabagal sa inflation ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain at non-alcoholic beverages. Bumaba rin daw ang singil sa kuryente, tubig at gas. Bantay sarado ngayon ang loob at labas ng batasang pambansa matapos ang bomb threat kahapon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ilang mambabatas ang nakatanggap ng banta. November 13, taong 2007, nang mangyari ang pagsabog sa batasang pambansa kung saan namatay ang isang kongresista. Kaya siniseryoso ng Kamara ang ganitong mga banta. Sa ngayon, dinagdagan na ang nakadeploy ng mga pulis at canine units sa paligid ng batasan. Mas mahigpit na rin ang inspeksyon sa mga pumapasok na sasakyan at bawal na munang pumasok sa loob ang mga delivery rider. We have we have witnessed some motorcycles going around. Ni-report sa akin ng security, kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings. Siyempre, apektado lang yung namin yung oras kasi per biyahe kami. Yun. Kaya kung matatagalan sila, maghihintay kami hanggang dumating sila dito. Arestado ang isang babae na miyembro umano ng grupong sangkot sa Rentangay. Pinaghahanap naman ang isa sa mga sasakyang na isang lanang grupo. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Hindi na pumalag ang babaeng yan nang pusasan ng mga pulis Quezon City sa barangay UP Campus kahapon. Nagsagawa ng entrapment operation ang mga otoridad para madakip ang babaeng tumatangay umano ng mga nirerentahan niyang sasakyan. Kwento ng isa sa mga biktimang si Beng.
Dalawang araw lang daw ang usapan nila ng suspect. Pero umabot na ng isang buwan ay hindi pa rin na ibabalik ang AUV niya. Binayaran naman po niya ng advance. Tapos nung hinihintay na namin na maisoli dapat, January 12, mag-i-extend daw po. Naghihintay kami sa panibagong kontrata para makipagkita. Hindi na po nakikipagkita. Nagsimula raw kutuban si Beng nang patayin ang GPS ng kanyang sasakyan. Dito na nag-report sa mga pulis ang biktima para mabawi ang kanyang sasakyan. Bukod kay Beng, tatlong tao pa ang lumutang para sa kaparehong reklamo. Irentahan ang kanilang sasakyan, subalit ito ay hindi na naibalik. Nabiktima sila ng tinatawag natin na renta, tangay, sangla, talon modus. Bukod sa babaeng suspect, tukoy na rin ng mga otoridad ang apat pang kasabot ng suspect sa rentangay modus. Na-identify natin itong grupo, yung mga lima sila. Lima sila, isa lang ang na-arrest. Ang mangyayari niyan is yung isa ang magka-transact, tapos yung isa ang magbabayad, tapos yung tatlo, yun ang magiging ahente. At meron ding financier. Sa bandang Laguna, Cavite, Pasay at Quezon City raw nang bibiktima ang grupo. Ang isa pa sa mga complainant na si Maya, natangayan ng dalawang sasakyan. Nalaman na lang daw niyang isinanla na pala ang kanyang mga sasakyan nang maaresto ang suspect. Yung isa na isanla sa ibang tao, yung isa naman na isanla din po. Nang maaresto ang babae, itinuro niya kung saan pinagsasanla ang mga sasakyan ni alias Maya, kaya narecover ang mga ito sa kasamaang palad. Hindi natuntun ang sasakyan ni alias Beng. Giit ng suspect, hindi raw siya ang nakipagtransaksyon dito. Yung tungkol ho sa Montero ho, na ibalik na ho namin ng maayos. Yung nawawala pong isang unit na expander, hindi po ako yung nagtransaksyon nun. Ngayon po is, ako po yung dinidiin nila. Ang hirap makatulog kasi di namin alam kung nasaan nga po yung sasakyan, kung saan po ginagamit. Sa ngayon, naialarma na ang plaka ng nawawalang sasakyan sa buong Highway Patrol Group. Mahaharap ang suspect sa reklamong robbery, extortion at swindling. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Namamalimos na ang ilang residenteng nawalan ng kabuhayan dahil sa matinding pagbaha sa Davao Region. Ang ibang lumikas sa mga tenunan nakatira dahil wala nang mapuntahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainel Pawid. Maagang pumupuesto sa Poblacion Road sa Carmen, Davao del Norte, si Diana. Hawak niya ang karatulang may nakasulat na "Please help us." Umaasa siyang makahingi ng tulong para sa kumakalam na tiyan ng dalawang anak. Nasira ng baha ang dating hanap buhay niyang pagtatanim ng gulay. Palagi pong humihingi ng gatas pero hindi ko po mabigyan kasi nga po wala nga po kami kahit piso doon. Kasi nga wala nga po kami hanap buhay. Bukod kay Diana, marami na ring residente mula sa iba't ibang binahang barangay ang namamalimos. Ang tricycle na ito, pinagkaguluhan ng ilang bakwit para lang makakuha ng mga ayudang damit. Halos magbalyahan pati mga bata sa damit at tsinelas na sumambulat na sa sahig. Patuloy naman ang pamamahagi ng pagkain ng Carmen LGU sa buong bayan. Ang mga residente sa barangay Guadalupe at Mabaus sa mga tent pa rin tumutuloy. Nasa 10 eskwelahan naman ang lubog pa rin sa baha. Posibleng abutin pa raw ng ilang linggo bago humupa ang tubig. Lumulutang yung mga upuan. Eh yung mga libro, basa yung iba. Yung iba, ano, na agapan pa namin. Ang ilang pwesto sa palengke, tigil rin muna sa pagtitinda dahil mataas pa ang baha. Pero si Rita, inilipat sa loob ng sasakyan ang mga paninda. Siyempre, tuloy-tuloy ang gastos, kaya dapat gumawa ng paraan para makabenta. Kasi kung, but sana kung tumigil din ang gastos, kung tumigil ang negosyo, di ba? Bukod sa mga bahay, apektado rin ang mga pananim gaya ng palay at saging. Ayon sa Carmen LGU, nasa 2,300 hectares ang nasirang palayan at aabot sa 90 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa bayan. Ang Carmen ang naging catch basin ng mga probinsya ng Agusan, Davao de Oro at Davao del Norte. Dito rin bumuhos ang tubig mula sa dalawang malaking ilog sa Davao City. Kaya naman ang dike ng bayan hindi kinaya ang ragasan ng tubig. Ito ngayon ang minamadaling ayusin para mapahupa ang baha sa bayan. I am hopeful with the most of 2 days, yung the whole stretch from Ising Bridge down to downstream doon sa Taba, matatapos natin within 2 days more.
Sa tala ng Office of Civil Defense, 16 na ang namatay sa Davao Region dahil sa malakas na pag-ulan at pagbaha. 4 naman ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. 3 milyong beses daw sinubukang i-hack ang data system ng Baguio City LGU nitong nakaraang taon. Nagsimula raw ang cyber attack sa Baguio City data system noong Setyembre, kasagsagan ng Medusa ransomware sa PhilHealth at ibang ahensya. Sa kabila nito, hindi raw nagtagumpay ang cyber attack sa kanilang sistema dahil sa kanilang firewall. Patuloy raw palalakasin ng Baguio City ang kanilang cyber security. Ayon naman kay Mayor Benjamin Magalong, milyong-milyong piso ang mawawala kung ma-hack nga ang kanilang data system. Umakyat na sa 122 ang namatay sa gitna ng matinding wildfire sa Chile. Sa mga aerial video, kita ang lawak ng pinsala ng sunog. Tinatayang nasa 14,000 bahay ang nasunog. Ito na ngayon ang itinuturing na pinakamalalang natural disaster sa Chile. Nagdeklara na ng 2 araw ng pagluluksa ang bansa para sa mga namatay. Patuloy naman ang paghahanap sa daan-daang residente na nawawala. Na-diagnose na may cancer si King Charles III. Ayon sa Buckingham Palace, nadiskubre ang cancer ng sumailalim si King Charles sa procedure para sa benign prostate enlargement. Hindi naman sinabi ng Buckingham Palace kung anong cancer meron ang hari. Sasailalim sa cancer treatment si King Charles. Kaya't pinayuhan siya ng mga doktor na itigil na muna ang kanyang official duties. Positibo naman ang pananaw ni King Charles at umaasa siyang makakabalik siya sa trabaho sa lalong madaling panahon. Nakadalawang panalo na ang Signal HD Spikers sa Philippine National Volleyball Federation Champions League. Ang College of St. Benilde naman na naiglaban sa mas experienced na Philippine Army. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Umabot sa 5-set thriller ang unang match sa Day 2 ng Philippine National Volleyball Federation Champions League sa Rizal Memorial Coliseum. Nagharap ang College of St. Benilde Lady Blazers kontra Philippine Army. Pinangunahan ni Waylen Estoque ang opensa ng Blazers sa likod ng kanyang 18 puntos. Kumapit daw sa teamwork at guidance ng kanilang coach ang collegiate team para malamangan ang mas experienced na Army. Yung experience ko ng kalaban namin is mas high pa sa amin. So yung composure namin, kailangan namin i-stick talaga like kung ano yung plan namin, kung ano yung goal namin para lang maglaro lang ng maayos. Sa second match naman, pinagpatuloy ng Signal HD Spikers ang kanilang winning ways matapos pataubin ang Petrogas Angels. Malakas ang simula ng Petrogas sa unang set, 16-25. Pero hindi na sila pinagbigyan ng Spikers sa 3 sunod na set hanggang sa tuluyang masungkit ang panalo. Final score, 16-25, 25-20, 25-22, at 25-20. Muling nagpakitang gilas ang newly acquired libero ng Signal na si Don Makandili Katindig. Being a defensive player, hindi ako nakakapuntos, pero I want to fill in that role as kung kaya ko na maging leader sa loob. Kasi syempre, kung ang captain nagli-lead sa buong team, ako tinatry ko yung best ko mag-lead sa likod ng court. Tuloy ang volleyball action mamayang hapon. Cherry Tigo crossovers kontra CSB Blazers ng 3:30 p.m. Signal HD Spikers kontra Philippine Army ng 6 p.m. Mapapanood yan live sa One Sports at Pilipinas Live. Nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. Ipapatawag ngayong araw sina Calvin Abueva at Mo Tautua matapos ang viral nilang hamunan nitong weekend. Wala pang parusang ipinapataw ang liga sa magkabilang kampo. Pero iniimbestigahan na ng opisina ni Commissioner Willie Marshall ang nangyari. Kinausap na ni Marshall kahapon ng technical committee na susuri sa insidente. Hindi pa masabi ngayon ni Marshall kung ano ang mga parusa na haharapin ng mga sangkot na personalidad. Napikon si Abueva ng bastusin daw siya di Aida sa dugout, bagay na pinabulaanan ng babae dahil si The Beast naman daw ang nagsimula ng gulo. Kailan ko muna kung anong magagather namin. Kausap ko sa Miguel Management, pati si Mo, kagabi. So sabi ko, sige, tingnan ko muna. Pag-aralan muna namin ang technical committee. Pero for sure, kakusapin ko yung dalawa.
Pinagmulta ng 100,000 piso ng PBA si Converge guard Mac Talio dahil sa paglalaro sa ligang labas. Inamin ni Talio na 5 laban ang nilaruan niya sa Sinulog Cup mini tournament sa Cebu. Nanalo pa siyang MVP sa palaro. Humingi naman na raw ng paumanhin si Talio. Akala niya raw kasi pwedeng maglaro dahil unrestricted free agent naman siya. Naglaro rin daw sa ligang labas sa Occidental Mindoro si Phoenix Fuel Masters forward Chris Lalata. Ayon sa source ng spin.ph, hindi raw nagpaalam si Lalata bago maglaro. Posibleng maharap sa multa at iba pang parusa si Lalata. Mga kababaihan naman po ang namayagpag sa 2024 Grammy Awards. Record breaker na naman si Taylor Swift matapos manalo ng Album of the Year sa Grammys para sa album niyang Midnight. Si Taylor ang kauna-unahang artist na nanalo ng 4 beses sa naturang category. Ang nagpresent naman ng award na yan sa kanya, no other than Celine Dion. Best R&B song naman ang Snooze ni SZA at nagwagi rin siya ng 2 Grammys. And finally, isa na rin Grammy winner si Miley Cyrus. Nanalong Record of the Year ang kanta niyang Flowers. Nakuha niya rin ang Best Pop Solo Performance. Song of the Year naman ng 2024 Grammys ang What Was I Made For ni Billie Eilish. Ginamit ang kantang yan para sa pelikulang Barbie. Speaking of Taylor Swift, inanunsyo na ng global superstar na ilalabas niya ang kanyang 11th studio album sa April 19. The Tortured Poets Department ang pangalan ng bagong album ni Taylor. Mayroon niyang 16 songs at isang bonus track. In-upload din ni Tay-Tay ang ilang linya sa kanyang tula, maging ang tagline na All's Fair in Love and Poetry. Ginawa ni Taylor ang album announcement nang masungkit niya ang Grammys para sa Best Pop Vocal Album para sa kanyang 10th studio album na Midnights. Ang Midnights din ang nagbigay ng historic 4th Album of the Year Grammy para kay Taylor. Kasabay ng nalalapit na pagpasok ng Year of the Dragon, attraction ngayon ang isang giganting art installation na Hugis Dragon sa isang mall sa Binondo. Ang obrang yan, gawa pa ng isang international Pinoy pride artist. Nasa front ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Para mas feel ang paparating na Chinese New Year, bumisita na sa sikat na Chinatown ng Binondo. Bukod sa mga patok na kainan at samot-saring mga pampabuenas, mamangha na rin sa pinakabagong atraksyon dito. Literal na wooden dragon para sa papasok na Year of the Dragon. Ang 500 feet na art installation na ito, ginawa para na rin sa pagdiriwang ng 430 taon ng pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Gawa yan ng world-famous Pinoy visual artist at sculptor na si Leroy Nu. It took us what, maybe a little over three weeks to produce the entire thing. And it will span more than just a little over 500 feet. And it was very interesting and a good challenge for us to design around the space of Lucky Chinatown Mall. At gaya ng iba pang obra ni Nu, gawa rin sa mga unconventional material ang art installation. Ang mga mata, gawa sa mga kable. Habang ang buong katawan, gawa sa ratan, kawayan, sinamay, anahaw at pamaypay. Hashtag Very Pinoy! Well, I actually take my inspiration from, you know, mga how we decorate our fiestas, our festivals, you know, how we make our national costumes, yung mga costumes for the parades, diba? They all use agricultural surplus and even upcycled, recycled materials. Ayon sa pamunuan ng mall na may pakulo ng wooden dragon, sinadya nila ang ganitong art installation para magsilbing simbolo sa katatagan nating mga Pilipino. It's one of the strongest Chinese zodiac sign, no? So similar to the wood dragon, I mean the Filipino are very resilient. We really adjust and bend like the bamboo. Ang nakakamanghang wooden dragon art installation, nakakabit sa kisame ng mall,
buong taon. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mas marami pang orihinal na programa ang mapapanood sa RPTV, ang pinakabagong kaibigan ng Pilipino sa telebisyon. Yan ay matapos magkapirmahan ng kontrata ang TV5, MediaQuest at 9 Media Corporation. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mga kapatid, narito na ang ating bagong kaibigan sa telebisyon. Nagkapirmahan na ang TV5 at MediaQuest kasama ang 9 Media para sa RPTV. It's a done deal. Sa pagitan ng mga bossing, gaya ni TV5 President and CEO Guido Zabaliero, MediaQuest President and CEO Jane J. Basas, at 9 Media Corporation President Benjamin V. Ramos. Napapanood na sa RPTV Channel 9 ang hit kapatid shows tulad ng Eat Bulaga, News and Public Affairs Service shows katulad ng Ted Filon and DJ Chacha, at Wanted sa radio, at entertainment at sports shows katulad ng PBA. Asahan pa raw ang mas dadami pang original programs ng kaibigang network sa mga susunod na buwan mula sa content provider na TV5. We saw the opportunity where we could build a new platform, build a new home for the PBA, wherein we'll be able to feature more of the PBA games, especially all the live games. You know, I felt that this one is meant to happen. Conversations with 9 Media executives started when we were in the middle of FIBA, actually. And we were looking for a home, an alternative home for all our sports assets. As you know, we had pivoted TV5 into becoming an entertainment network, a pure entertainment network. So we were looking for alternative platforms. Napapanood ang RPTV sa Analog Channel 9, DTT Channel 19 and 18.3, at maging sa Signal TV, at iba pang pay TV providers nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Thank you, MJ. Ngayon naman po, namumukadkad na rin ang mga ngiti ng ating mga kapatid sa kanilang mga pinadalang selfie. Yeah. Ay, ang cute. Ay, hello. Ay, kumakain na. At least healthy yung breakfast nila this morning. Tama. Wow, ang laki. Suha. Ay, ang cute. Nakakatuwa naman kayo po. Good morning. Good morning, kapatid. Big go, selfie. Ilagay nyo na rin sa ang mga kayo na rin. Para sa chance mo naman ng 500 pesos worth of loan sa ating kagumawa campus selfie contest. Yes. Yun! Talaga, ilabas yun yung mga putas nyo. Yes. Katuwa talaga. Oo. Ito pa mamaya, ha? Give ng give. Wala namang take. Oy. Tama nga bang gastusan ng bongga si Jowa para lang maparamdam ang pagmamahal? Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. At legal ba to ang ilang reklamo ng mga manggagawa sa mga pang-aabuso ng ilang negosyo? Sasagutin ni Attorney Buko sa legal ba to? At magpapakabusog tayo ngayong Martes dahil yes, mamaya titikman natin ang mga masasarap na kakanin ng Dolores. Dolores! 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 You had me at kakanin! I'm so excited! Kaya wag po kayo maalis, magbabalik pa inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Good morning, mga kapatid! Marami sa atin ang masaya kapag nagbibigay ng regalo sa mga mahal natin sa buhay. Pero papaano kung ginagawa ka ng ATM ng partner mo? Ito ang aming payong kapatid. Sa isang relasyon, madalas na pinagtatalunan kung sino nga ba ang dapat gumagastos. Si lalaki ba ang laging taya? O dapat hati sila ni babae hanggang sa huling sentimo? Pero sabi nga nila, kapag mahal mo, mahirap pigilan na magbigay ng magbigay. Dati sinisisi ko na baka kasalanan ko kasi naging masyado rin akong mapagbigay. And dumating sa punto na
3 months, 4 months after namin mag-date, doon na siya nag-start na nawawala na siya mag-effort na kahit siguro pag-date sa labas, hindi niya na nagagawa. Hindi na siya nag-aas, hindi na siya nag-iisip talagang, antay niya na lang na ako yung mag-aaya, ako yung magpaplano kung saan kami pupunta, and ako yung gagastos. Kahit saan pa sila mag-date, sagot ni Margaret ang pagkain. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa mga mamahaling bagay. Derma na raw kung mamroblema siya sa budget. Hanggang sa dumating na nagkaroon ng motor, cellphone, then mga sing-sing, ganun, alas. Medyo palaki po ng palaki. Ultimong araw pang gastos ni Margaret sa school na isakripisyo niya. Maibigay lang ang luho ng nobyo niya noon. Hindi ko na alam kung ano idadahilan ko sa parents ko. So, ang ending, kasi mag-juju na yung bayaran sa school, tapos yung mga bibili na books. Binenta ko yung iPad ko that time. Para lang matakpan sa parents ko na baka kasi magtaka sila, no, saan na yung binigay namin sa'yo, ganyan. Sa dami ng binigay ni Margaret, nagdesisyon pa rin ang lalaki na hiwalayan siya. Hanggang sa huling bahagi ng relasyon, binilhan pa niya ng concert tickets at niyayang ilibre ng bakasyon. Pero nakipag-break pa rin ang lalaki. May payo ang ating eksperto sa mga may pinagdaraanan gaya ni Margaret. Sa mga girls na pag feeling nila inaabuso na sila, number one, set boundary. Boundary is very important, meaning set limits. Kung sa tingin natin ay parang hindi makatarungan, parang it's excessive already. Maaari kasing baka na-abuse na, lahat na lang hinihingi na, tingin natin parang nabigay na natin lahat pero parang kulang pa rin doon sa partner. Then it's about time to really be clear. Strict tayo sa ating boundaries, sa ating limits na ito lang ang kaya ko, and politely say no na. Una-una, pasalamat tayo kay Margaret for being honest and open kasi meron tayo pag-uusapan ngayon, shinare niya yung kanyang karanasan, yes, di ba? Yes, yes. Oo, ano naisip ko dito? Pero sa akin muna kasi syempre limitado yung BTR, limitado yung laman, ilang minuto lang yan. Hindi natin alam yung iba pang konteksto, yung iba pang, pang detalye, especially yung pinanggagalingan, posible nung lalaki, ano? Tama yan. Diba? Kasi in the end naman kasi yung lalaki din ang umayaw. Mm-hmm. So, merong mga kaso na kulang sa boundaries, pero merong ibang kaso na hindi ito tungkol sa yung lalaki na hindi nakakabasa ng boundary, kung hindi yung babae na talagang yun kasi yung yun yung method of showing her love, di ba? Alam mo yan, love language. Love language. Mm. Meron po kasi na, di ba, hindi naman pantay lagi yan, hindi pareho. So, merong love language na kung ano yung gusto mong binibigay, kung ano yung gusto mong natatanggap. Pero siguro, nakikita ko kay Margaret, ang ano niya ay gifts, no? Gusto niyang nagbibigay because doon niya napaparamdam yung pagmamahal niya. But I think ang love language na gusto niyang ma-receive ay parang time and effort, affection na hindi na nabibigay niya. Hindi na reciprocate. But ako, again, we go back. So kung babasihin ko sa napanood natin, mahirap talaga kapag todo bigay ka. Kasi minsan, may mga partner naman, pwedeng hindi tungkol sa ano natin, na pinag-usapan natin, may mga partner na hindi naman nila hinihingi yun. Pero dahil binibigay mo, tinatanggap nila. Dahil, yun naman ang pagmamahal nila sa'yo. Ayaw nilang ma-offend ka, ayaw nila. Pero may mga tao din na sasabihin na, huwag mong gawin yun kasi ayokong darating tayo sa punto na magkakabalikan tayo ng binigay natin sa isa't isa. So, parang minsan, transaction. Opo, mami. So, ako, I always tell Kali, kasi si Kali, may boyfriend na siya. So, lagi ko sinasabi sa kanya na, ate, ramdamin mo kung saan papunta ang relasyon ninyo. Anong gusto niya, anong gusto mo, pinapantay yun dapat. Para hindi tayo nagkakaroon ng, minsan, ako ha, unrealistic expectations. Mahirap kasi yun. Tama. Actually, kaya din maganda, sa totoo lang, umpisa pa lang ligawan o kung sa panahon niyo yung tinatawag na dating, magkalinawan na kayo. Maganda nga pinag-uusapan, magandang point of conversation kung ano ang love language ng isa't isa. Ano yung gusto mong binibigay at ano yung gusto mong natatanggap. Para kung alam mo ay ikaw, ang love language mo ay gifts or gift-giving, kailangan mo unawaan mo na posibleng hindi yun yung maibabalik sa'yo. Posibleng iba yung maibabato sa'yo nung nililigawan mo o nung makakadate mo. Ngayon, kung sa kaso ng ating case study, ano na, talagang giving yung kanyang love language, wala namang masama sa pagbibigay ng regalo, pero kailangan alamin mo rin yung limitasyon mo. Kasi posible na maging masama siya para sa personal mo na. Halimbawa, kung ikaw naman ay
wala ka naman na pala masyadong kayang ibigay o medyo limitado na sa budget o may iba kang konsiderasyon, halimbawa estudyante ka pa, nag-aaral ka pa, o di kaya may iba ka pang binabayaran. Katulad yung mga bagay na kailangan mong isaalam-alam. So yung sinasabi, yung diba, si ano nga, si Don Bell, can't buy me love. Yes. Ano sa tingin mo, Jess? Can't buy me love? Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat binibili ang love. Dapat ang love kusang binibigay. Oh, talaga? Oh, di ba? Akala ko kasi nabibili siya. Ha? Dami kong ambag, dami kong alam eh. Dami mong alam ah, sa'yo pa galing to ah. Yes, asan, oh, mayroon nagsasabi na love, ang money, ang pera, can actually increase the chance naman na makahanap ka ng pagmamahal. Oh, totoo naman yan eh. Kasi makakabili ka nga ng, makakapunta ka sa maraming lugar. Yes. Makakabili ka ng maraming mga experience. Yes. Ganun. Pero sabi nila, dapat, love will decrease the need for money. For money. Uy, ganda naman. For the relationship to stay. So siguro yung sa akin, kapag ka, yung pera o yung mga regalo ang nagiging basehan ng inyong relationship, yun yung foundation, material things, pera man yan, regalo, concert ticket, hindi matibay eh. Kasi kung mawala na yun, papaano? Tsaka iisipin mo, does the person love you for you? Or yung perang binibigay mo. Yes. Yun lang ang delikado kapag yun na nga you're a giving person. Kasi si Margaret, mapagbigay siyang tao. Kaya lang, di ba, hindi na niya tuloy ma-separate doon sa kanyang personalidad, yung kanyang pagkatao, yung mga babagay na binibigay niya. Tama. Ako, mami, sabihin ko lang na ako kasi, ang love language ko, gifts. So, I like gifting people, surprising them. Pero si Boyet, recently, sinabi niya sa akin na okay lang wala nang to, basta magkasama tayo. So, time dapat ganon. Si Boyet kasi time. May iba service. Ayun, one time pag-uusapan natin yung mga love language. Ko lang din. Sabi mo nga, decreases the need for money, yung pagmamahal. Na-realize ko lang din, pag tumatanda, nag-iiba rin yung, sa usapin ng dating, pag nagkakaedad, nagkakaroon ng difference sa hinahanap mo sa isang tao. Gusto mo yung tao stable din. Hindi ka na kailangan para mabuhay siya. Okay! Diba? So, ano, nahanap mo na ba yung taong hindi ka kailangan para mabuhay siya? Hindi ako, kung naghahanap ako. Tanong! Yun ang tanong! Ay, nako. Pero maganda yung mga payong binigay ni Dimples at saka ni Jess din. And I think ang key dyan is communication. Yes. Kasi itong sa case ni Margaret, diba? Baka iba naman kasi yung hinahanap talaga ng lalaki. And kuminsan mahirap tanggapin kung wala na din yung love. Yes. So idadaan mo sa bigay, regalo. Sometimes masakit talaga eh, diba? Nawala na. So mag-usap kayo, kayo. Alright! Legal naman yung mag-usap, diba? Kaya, legal. Ito pa, pag-uusapan natin, ha? Sabi! Paglabag sa karapatan ng ilang manggagawa, tatalakayin ito ni Atty. Buko sa Legal Batong. Mamaya pa. Mamaya. Okay. O, samantala, ito po, tuloy-tuloy lang ang Good Vibes. Kasama po rin ang inyong paborito kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Mami Chiki, ito ha, usapang labor po tayo. Perwisyong dulot ng katrabaho at biglaang termination sa isang empleyado. Yan ang pag-uusapan natin kasama si Atty. Buko sa Legal Batong. Mga kapatid, ang anumang reklamo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ay idinadaan sa ahensya ng Department of Labor and Employment or DOLE. Pero bago kayo magpunta sa DOLE, alamin nyo muna kung may paglabag ba sa inyong karapatan bilang isang manggagawa. Gaya na lang ng katanungan ni Annette Caparas Rivera. Attorney, nagkasakit po ako at pinag-voice rest for 1 week. After a week, ay kumuha na ako ng fit to work dahil kailangan para makapasok sa trabaho. Dagdag rito, kailangan ng validation ng nurse para makapasok na ako. So pinasama ko naman ang medical documents ko sa trainer, kaso hindi siya sumagot. Eh nag-follow up ako sa kanya at umabot at 3 araw, eh wala pa rin validation para makapasok na ako. Nalaman ko na lang na hindi sinabit ng trainer ko ang medical documents ko. Ano po ang kaso ang pwede kong isampa sa DOLE para sa kanya? Ang DOLE ay tumatanggap lamang ng kaso sa pagitan ng employer at employee. Kung ang iyong kakasuhan ay yung trainer
na hindi mo naman employer, ang kaso ninyo ay dapat isampa sa korte, hindi ito sa claw ng Department of Labor and Employment. Maaari mo rin kasuhan ng inyong trainer sa kumpanya kung saan pareho kayo nagtatrabaho. Ang tawag dito ay administrative case upang siya naman ay mapanagot sa ginawa niyang perwisyo sa iyo. Ito naman ang katanungan ni Mark Lyle Jeronimo. Ato, ini, legal po ba na i-terminate ako ng kumpanya agad-agad sa kadahilan ng zero tolerance policy? Nabasa ko po kasi sa DOLE na kailangan may 30 days notice bago ang araw ng termination. Legal po ba ang ginawa nila? Hindi po yan legal. Hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin ng walang dahilan at wala sa tamang proseso. Ayon sa Labor Code of the Philippines, kailangan ay may just cause or authorized cause o legal na dahilan upang ikaw ay kasuhan o parusahan ng iyong employer. Kailangan din na bigyan ka ng notice upang mabigyan ka ng pagkakataong maipaliwanag ang iyong panig. Matapos pakinggan ang iyong panig ay saka pa lamang maaaring magdesisyon ang employer sa iyong kaso. Ang penalty o parusa ay dapat proportionate o tugma sa offense na iyong nagawa. Kung ikaw ay tatanggalin ng walang dahilan at hindi dumaan sa tamang proseso, ito ay tinatawag na illegal dismissal at maaaring pagbayarin ng danyos o damages ang iyong employer. At dahil dyan, pasok ang kaso mo sa Department of Labor and Employment. Pwede mong kasuhan ang iyong employer upang makakuha ka ng hustisya galing sa DOLE. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. At maraming salamat po, Attorney Buko, at sa aming pong pagbabalik, tatakamin namin kayo sa mga agaw pansin na kakanin. Yeah, no? Okay, natin ang sabot sa aming pinag-desert ng Dolores Kakanin. Dolores! Tuloy-tuloy lang ang happiness kayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo at Good Morning Kapatid! Ako dyan, lalo na kung ganito kagaganda ang itsura ng mga kakanin natin. At para pag-usapan ng kanilang patok na takes at classic Pinoy desserts, makakasama natin si Raymond Tabihe, owner ng Dolores Kakanin. Raymond, good morning! Good morning po! Sa totoo lang, hindi ko in-expect na ang Dolores Kakanin owner ay si Raymond. Na talagang baget! Sino po ba si Dolores? Si Dolores po is a sister of my lola. Actually, si Dolores is matandang dalaga. Actually, third generation na po ako sa family na nagmamanage. Bakit sa kanya niyo pinangalan itong business ninyo? Siya po talaga yung nag-found po ng Dolores. Dolores Santos po. Tapos sa lahat ng recipes, mahilig sa gusto. Saan si Dolores? She came from Malabon po. Malabon! And sir, ikot ko di ako nagkakamali, matagal na ang Dolores. Yes, ma'am. Saan ngayon po kayo nag-start? Since 1930s po talaga. Wow! Sir Raymond, galing. Punta na natin itong mga dinala mo. Ito, Majong. Majong Kakanin. Yes. So yung mga nagmamajong dyan. Especially po for this Chinese New Year, ito po yung limited edition po natin at Majong Kakanin po. Majong Kakanin. Yes. Pwede yung try? Yes, ma'am. Go ahead po. So, nakikita ko meron siya talagang ano, mami, o yun yung parang sa Majong talaga. Yes, Majong tiles po siya talaga. Mm. Balls, sticks, mga flowers po. So, if you're playing Majong, siguro po ma-enjoy niyo po siya talaga. Oo, makikita. Ano ba itong ibang to? Picho-picho na kami ni mami. So, ito po, black kuchinta with yema sauce. Ay, na-try ko na yan. Masarap yan. Para saan po ito? Ito po is deconstructive polvoron po. Ay! Gusto ko yan, yung ini-spool. Opo. Diba? Pwede mo rin ba yung sprinkle sa ibang kakanin? Pwede din. Pwede rin po. Pwede nyo rin po siya ibudbud. Pero baka sobrang tamis na po. Sobrang tamis na. Sir Raymond, anong bestseller nyo po? Bestseller po, kilala po talaga tayo sa assorted kakanin, yung makulay po. Ito yun. Ito po, ma'am.
yun. Pinsapin? Yes, sa pinsapin po yung white part po sa labas. Yan. Then katabi niya po is mais. Mm-mm. Then yung red part po is kutsinta kalamay. Mm-mm. Kamoting kahoy naman po yung off-white. Mm-mm. Then yung purple po is ube kalamay. Mm-mm. Then biko po. Grabe naman! Marami naman mga kakanin dyan. Ano ang edge ninyo? Bakit kayo ang pinakamatagal na talaga sa ano? Tingin ko po is yung quality po na maintain po natin. Oo. Since nung nag-start po yung lola po namin. Saka hindi siya matamis. Actually, salamat po. Hindi nakakaumay. Sa kakanin, kaya ko pa ba? Sa kakanin, pag matamis na matamis, hindi ka makakain madami. Di ba? Nakakaumay po. Hindi nakakain ng madami. Ano paborito mo? Punong-puno yung mga... Personal favorite ko po talaga is kutsinta kalama. Yung red part po nung assorted ka. Ito ba rin yun? Hindi. Hindi po. Yan po yung kutsinta po. Pwede ba yun kuhanan, sir? Well, pwede po. So, ito po bang Mahjong tiles mo? Ano lang to? Limited, limited edition lang po. Okay. Mm-hmm. So, for the ano lang, for the Chinese New Year. Yes, ma'am. Kung minsan nakakatanggap kami ng ganito, hindi na uubos sa isang araw. So, lalagay ito sa ref. Yes. Ano yung magandang pag-prepare ulit kinabukasan? Para at the best way po is steam niyo po ulit. Or kung hindi naman po, ano, microwave po. 15 seconds on high. 15 seconds lang na microwave? Yeah, on high po. Pag, on high. Opo. Kasi pag mas matagal po, mangyayari po, mag-fuse po siya lahat. Mag-melt po siya eh. Hindi ko sagutin ko lang po yung kay sir. Air fryer po pwede rin. Wow! Pwede naman. Pero mga 30 seconds lang po. Siguro po mga, mga 160 pwede na. So para mainitan lang po. Yeah, para mainitan lang po. Okay, so lahat may para. Pero paano nga ba mapatagal ang shelf life ng kakanin? Right now po, wala po talaga. Hindi po siya ganun tumatagal. It is best consumed immediately. Kasi wala po tayong preservatives. Yun naman. Yes. Kaya gusto natin yun din. Na puro talagang yung ingredients ninyo. Opo. Sir, I'm curious, ilan ang branches niyo nationwide? Alam po, right now, we only have 2 branches. Okay. One in Camias and one in Cash and Carry. Okay. Pero pinupunta din na Dayo. Pinupuntahan ba rin, din na Dayo. Kasi we see this eh. Salamat po. Price points, Raymond. Ito magkano yung ganitong... Right now, ito po, medium, ito po yung medium size natin. It's only 370. It's good for 10 to 15 persons. What? 370? Yes. Sir Raymond, pasensyo ka na speechless kami ni Justin. Meron. Dahil nabukas ako kami dito. Mo sa totoo lang, fasting ako sa diya. Fasting ang fasting mo talaga ng bongga. Ay, Diyos ko. Relax lang. Okay, nagpapakaroon yan. Water. Tumig po, tumig. Dumiretso yung kutsinta sa nalangunan ko. Bakit fast naman sa kumain, mabilis? Fast eating. Fast eating. O, napakasarap naman po talaga. So, Raymond, magkano to, yung ganito? Ito po, this is 220, 17 pieces. Wow. This one is 170 po for all. 17 pieces as well po. Kaya nyo napapanatiling ganun kababa ang presyo? Kasi ang dami nga, no? Actually po, napakahirap po right now because yung raw materials po, alam naman po natin, napakataas, especially for sugar. Yes. So we only, ngayon po, tinadaan na lang po natin sa volume po talaga. Para lang po talaga ma-maintain and para ma-maintain din po yung quality. Hindi naman kayo na gano'n, nagpalit ng size. Diba, uso ngayon yung shrinkflation. Right now, hindi pa rin po. Maintain pa rin yung the size is still the same since we started. Mm-hmm. Tapos po yung price point po, since 2018, I believe hindi pa rin po kami nagtataas. Wow, ang galing. Sir Raymond, saan namin kayo makakontak, matatawagan para sa lahat ng ito? Hi, pwede niyo po kami makontakt sa 8330-0130. Available din po tayo online sa aming website www.dolorskakanin.com and sa Facebook and Instagram po, Dolores Kakanin po. Dolores! Yes. This is the day! Okay. Okay. The day that Dolores has made! Alam mo ba, kung alam ko lang kakagatang, hindi ko sana nilunong dibiglaan yung puto kasi nakita ko na yung susunod. Oh, nilunong yung puto! Na. May nanalo na! May nanalo na! Ati ka gumuka ako sa Big Otis. Congratulations, Michelle Elamparo! Hindi lamang po mensahe na understand para maklaim ang inyong load. Congrats! Nabuhuli ako ng pulgoron! Ito! Okay! And that is it para sa ating Fruitful Tuesday. Spread happiness naman po mga kapatid! Isang makabuluhang umaga ang nahetid namin sa inyong mga tahanan. Sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo at sasaya at impormasyon. Mga mainit na balita at naka-inspire ng mga kwento, yan at marami pang iba kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!